napag-uusapan na natin yung training, Sarge at Billy, no? Puntahan natin yung parang, kasi ako, ang experience ko sa Arnis personally, nung PE, nung grade school pa nga ako, naalala ko, dalawang stick yung gamit namin. So, punta naman natin, pwede mo bang, nyo bang i-describe sa amin kung paano nga ba nilalaro or nagpa-perform ng Arnis? Ano bang ginagamit natin dito or ilang, alam ko may apat tayong categories, no, for Arnis or events, Sarge? Yung sa nilalaro, meron tamag kaming live stick, yung live stick, tsaka padded stick, tsaka yung tatawag na anyo, yung parang, yung kata, yung anyo. Meron tayong parang mga sample yata dito sa baba. Pakita natin sa ating mga kapamilya yung, so, alin yung live, alin yung ano? Itong live stick na full contact, live stick. Yan yung nilaroan mo, Sarge? Ito nilaroan ko, full contact, multiple attack, endurance, kailangan... dito kailangan malakas ang endurance mo tsaka yung stamina. Kasi kung hindi malakas ang stamina mo sa live stick, pwede ka makulaps, mag-cramps itong mga kamay mo. Hindi katulad like nitong padded stick. Ito naman yung kay Billy. Ito full contact din live padded stick. Puntusan na ito. Kailangan mabilis ka ritong kumilos. Tsaka nag-iisipin mo yung galaw ng kalaban mo. Tapos Billy naman pa-explain yung iba pang mga hindi pa nabanggit ni Sarge na mga events natin sa Arnis. So yung kanina po is meron pong live stick and padded stick. Mm-hmm. So together, you just gotta call it full contact. So contact po ng katawan. Pero hindi naman sa katawan talaga to, no? Po? Sa katawan talaga derecho? Apo. So may mga pasato after? Apo, meron po. Pero nakakon po, Arnis is the safest sport kasi okay. Naka full gear po na tayo. May bodysuit naman. Apo. So may helmet and ano. But we would like to go na meron pong isang category dun sa Arnis which is anyo po. So anyo, like Sir Cunamay said, is kata for karate or pomse in taekwondo. So demonstration art. Yes, demonstration art. It is like a creative forms. Creative expression. Creative expression. And it's like a tinatawag na sayaw. But with the multiple strikes, stances, and degree of difficulties, meron yung traditional anyo and non-traditional anyo. By separating it, yung non-traditional, meron siyang degree of difficulty like kicks, rolling, flips. Yung traditional po is more of striking, the flow of strikes, the flow of the movement and the stances. So with the anyo, parang mas magandang panoorin po kasi pwede nyo isuot yung costumes nyo like our teammate na naka-gold. Teammates na naka-gold. Ano mga costumes talaga? Yung pride po, yung galing sa city nila sa Benguet, sa province nila sa Benguet. Talagang nakabag po siya. Talagang yun yung pride niya as an Igorot po. So, there's a lot of culture of the Philippines being spreaded through the sport of Arnis. So, hindi lang pala siya sporting experience, cultural experience pa talaga siya. Pero, kayo ba, as Arnis players, how fulfilling has it become? I know it's the medals, but is it just the medals that you guys are going to receive as rewards? Yung hindi po, hindi lang po sa medal kasi itong medal po na tinatanggap namin ay para sa mga taong bayan, sa mga Pilipino na nagsusuporta po sa amin. And itong medalya is just like a tawag natin na stepping stone na ipopromote natin yung Arnis sa ibang bansa po. And then kayo naman, Sir Sarge, ano naman yung masasabi mo yung sa lahat ng sakripisyo nyo? Ano yun parang naging parang fulfillment nyo dito, sir? Katulad nga ito, lahat ng paghihirap ko nagbunga. Katulad nitong nakaraan SEA Games, nakakamit ko yung gintong medalya dahil sa sakripisyo ko sa lahat ng mapinagdaanan kong hirap sa national team na hindi ko nagawa nung time na bata pa ako. Ngayon ko lang na fulfill na talagang yung lahat ng hirap ko na lahat pinapangarap ko, andito na. Nakakuha ko rin ang gintong medalya. Kaya tonto, masayang-masaya ako. Pati yung buong pamilya ko, masayang-masaya dahil narating ko yung pinapangarap ko matagal ng marating. Tsaka makilala rin dito sa ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. And, sir, how proud are you with the
development of this Arnis program? Because you've mentioned to me earlier you started in April. Yeah, with all the training and all and the selection process, July, the hard training. Mm-hmm. So you were just given a few months to prepare for the SEA Games. Ano naman yung masasabi niyong, ano? Well, of course, you're proud. Of course, it was successful, definitely. But what else? Is there any story that we don't see beyond the curtain of success and the medals that they're wearing? Yung magandang... Maganda talaga dun sa nangyari na sa experience nila is nakita natin how yung consistent effort and yung focus dun sa ano sa training plan talaga gives results. Mm-hmm. Kasi si Sarge actually mismo nga minsan parang kwento, parang movie, mm-hmm. 'di ba? Merong start ka namang training, paket pa lang yan. Pagdating mo talaga dun sa parang papunto, closer towards the event, talagang magiging very hard yung training. And then, pag malapit ka na sa event, biglang gagaan yung training para yung katawan ng athlete makaka-recover, makaka-adapt, and lalong lalakas. Mm-hmm. So, nung time na talagang kasagsagan ng training na sa mga kalagitnaan, nag-feedback yung mga atleta na ay, medyo masakit yung katawan, ganyan. Yung iba, medyo, sinasabi nila, bumabagal yung galaw nila. Parang, nadidemotivate ng konti. Kasi nga, hindi na nagagawa yung mga moves dati. Exactly. Mm-hmm. Comment ng mga ibang tao sa kanila na, ay, parang hindi ka tulad nun dati. Mm-hmm. Explanation namin sa kanya, yun nga, ano, magpursige lang kayo, kasama yan sa plano. Mm-hmm. Yung August yung nanyaring ganun na feeling nila. So, sabi namin, hindi August yung laban, December. So, hintayin natin. Tuloy-tuloy lang tayo. So, yun nga. Ang maganda naman, hindi sila na-distract or nagpa-demotivate talaga. Tuloy-tuloy. And then, yun nga. Pagdating ng end of November, gulat sila na bumalik at na mas malakas pa. Oo, mas mabilis, mas magaan yung pakiramdam. And pagdating nga dun sa laban, ang daming instances na nagulat kami na wow, kakaibang level talaga yung lumabas. Trust the process nga, ika nga nila, coach. So, talagang ang daming kwentong paghihirap at sakripisyong nagkabunga naman talaga dito. Pero sa ating pagbabalik, kilalanin pa natin ang ating Arnis team dito lamang sa The Score. Let's say na wala po tayong deadly weapons. Mm-hmm. So, we can make use of other materials such as ball pens, pencils, mismo tong yung tong mic na yan. Pwede pong as a part of self-defense.